Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. What's up mga kalalabs? So this time, panibagong product, panibagong vlog. For today's vlog po, ang bibigyan natin ng review is product by Shades and Stain. So guys, this is their one of their lip product. This is their lip dip na kanilang product. So yan guys. So meron silang apat na shade na gagawa natin ng review for today. So, meron sila si Avery, Penelope, Chelsea, and si Aurora. Yan, guys. So, yan yung titingnan natin ngayon, guys. At bibigyan natin ang review for today. Anyway, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and click the notification bell for more coming updates and videos. So, guys, para sa mga interesado sa ating vlog for today, just keep on watching. This time, ang bibigyan naman po natin na review is product by Shades and Stain. So guys, this is my first time nagagawa ng review tong product ni Shades and Stain. So guys, ang uunahin natin is yung product na lip dip na product nila. So guys, bago ang lahat, babasahin ko muna ang kanilang product description. So, lip dip is made from natural ingredients, smudge proof, no bitter taste, matte finish, and highly pigmented. So moisturizes lips, and then long lasting, lightweight, and creamy in texture. So guys, ito yung kanilang product na lip dip by Shades and Stain. So may apat na shade na pwede ninyo pong pagpilian. So guys, ayan, unahin natin isa-isa. So ipapakita ko muna sa inyo guys, binasa ko na sa inyo yung kanilang product description, then umpisa na natin. So guys, kung makikita nyo, ganito ang itsura ng kanilang package o product nila. Ayan. So guys, pag bumili kayo nito, is una nyo mapapansin is naka-plastic seal pa siya guys. So safe na safe, bagong-bago. Ayan. So yan, tanggalin lang muna natin guys. Ha? Kasi hindi ko pa talaga, sinadya ko talagang hindi tanggalin para at least mapakita ko sa inyo yung actual na itsura niya. Ayan. Ayan guys, so ayan na. Ito si Shade of Avery. Ayan. Ganda ng ano nila guys. Yun ni ano, very, hindi ko lang sure kung familiar itsura niya sa akin kung sino may pagkakahawig na ganitong product, ano, package. So guys, ayan, magandang-maganda ang kanilang package, ano nila, actual package. So guys, dito makikita niyo sa harap is yung pangalan ng product o yung name label ng ano niya, Shades and Stain. So, kanina ko pa hinahanap kung ilang ml, wala siyang nakalagay. So, sa ilalim guys, dito nyo makikita yung pangalan na Lip Dip. Hindi ko lang ma-focus. Lip Dip, and then yung name shade niya, si Avery. Yan. So, guys, ito yung unang shade na meron sila, si Avery. So, kung bubuksan natin guys, make it sure guys, iano muna natin. Para kasi minsan, kahit may pagka-creamy texture, is naghihiwalay yung ano ng ingredients nila. So, pag binuksan natin, guys, is... Wow, maganda yung anakan. May amoy siya, guys. Parang candy. Medyo maasim-asim. Alam mo yung flavor niya. So, guys, ganito ang kanilang applicator. Yung usual na doe foot applicator. Yan, guys. So, tatanggalan ko muna, guys, isa-isa, mga kalalabs, yung package. Kasi mga naka-plastic pa sila, guys. So, wait lang ha. Babalik ako kay guys after ko tanggalin yung plastic seal. So, ayan guys. Natanggal ko na po lahat ng naka-plastic seal. So, apat na shade. Ang gagawin natin guys is magsasample swatches muna ako sa aking arms para at least mapakita ko po sa inyo yung kung paano pag na-blend na siya. Kung maganda ba yung mga natural nila, shades nila. So guys, ang uunahin natin is si Lip Dip Shade of Avery. Ayan guys, si Avery. For me guys, kung ang ano ko lang is si Avery yung pinaka-lightest
lightest shade nila. Yan. Pinaka-lightest shade, si Avery. So, yan guys. Kung iswatch natin siya, at least mapakita ko yung sa inyo yung differences nung swatches and then doon sa pag-apply sa aking lips. So, yan guys. Unahin natin si shade of Avery. Napaka manipis nung ano niya guys pag nag-a-apply ka. Yan, light na light. So may pagka light pink shade. Pasensya na kayo sa pag-swatch ko. So guys, this is shade of Avery. So guys, kung i-ano natin siya, i-blend natin siya. Ganito ang magiging itsura niya guys, yung pinaka finishing touch niya. Light na light siya guys, bagay ito sa mga mapuputi. Ayan. She shade of Avery. So ang next natin is si shade of Penelope. So ito na guys, punasan ko lang yung kamay ko, yung ano ko. And then ayan guys, si shade of Penelope. Dito nyo sa ilalim guys makikita, 'di ba pag nakatayo siya ganyan, dito nyo pwedeng i-check yung name shade niya at least hindi kayo ano magkakamali. So yan, bubuksan natin. May pagka-chocolate, parang mocha chocolate ano ang amoy niya. So yan. Uy, may pagkaano, medyo tumabi. Pasensya na po sa pag yan. She shade of Penelope. Ayan guys, si Penelope. So kung iano natin, i-blend natin guys, ganito ang magiging finishing touch niya. Napakanipis ng kanilang ano. Ayan guys, she shade of Penelope. So the third one is Lip Deep shade of Chelsea. Aming buhok ko. Ayan guys, si Chelsea. So medyo may pagka ano, kung titignan natin dito sa ano ng kanilang name shade is parang deeper ano na siya, deeper pink na siya o darker pink na. Ayan. Yung sa taste parang ganun din sa una kanina kay Avery. Ay hindi, no, not kay Avery, kay Penelope, sorry. Ayan, parang may pagka mocha na yung amoy. So guys, ayan, si shade of Chelsea. Medyo darker na siya kay Penelope. Alam niyo guys, pag ina-apply ko siya sa aking arms, parang nipis-nipis o napaka-thin nung pag-apply nung kanilang product. So ayan guys, si shade of Penelope. Ayan, focus natin. So guys, kapag i-blend natin siya, ay, not Penelope, sorry, Chelsea pala guys. Sorry, nagkamal. So guys, kung i-blend ko siya, ganito ang magiging finishing touch niya. Ayan guys, si shade of Chelsea. Mas darker na siya kay Penelope. Yung, alam niyo guys, kung dito titignan, sa shade niya is akalain mo is may pagka darker pink. So pagdating dito guys is para sa akin para siyang orange o darker orange na kasi kay Penelope. I don't think lang mamaya pag nag-apply na ako sa lips is magpwedeng may possible pa siyang mag-iba kasi compare naman natin sa texture ng ating lips sa ating arms is talagang magkaiba. So the fourth and last shade na meron si Lip Deep na kay gaano from Shade and Stain, si shade of Aurora. Ayan. Si shade of ayaw mag-focus. Ayan. Shade of Aurora. Dito nyo na lang i-check guys. So, ayan. Ito yung kanilang last and fourth shade. So, may pagka-deeper shade na siya guys. So, ayan. Shade of Aurora. Ang maganda to. Ayan guys. This is shade of Aurora. Kung i-blend po natin siya para sa ating ano finishing touch. Yan, maganda. Ayan guys, she shade of Aurora.
So guys, ang next naman natin is after ko napakita sa inyo yung mga swatches ano sample niya into my arm. So mag-a-apply naman po ako on my lips. So guys, this is shade of Avery on my arms and this is shade of Avery on my lips. This is shade of Penelope on my arms and this is shade of Penelope on my lips. This is shade of Chelsea on my arms and this is shade of Chelsea on my lips. This is shade of Aurora on my arms and this is shade of Aurora on my lips. So ayan guys, bukod sa napakita ko na sa inyo yung sample swatches ng mga different, yung different four shade ni Lip Deep na shades and stain, and then napakita ko na rin sa inyo ang difference one by one nung nag-apply na po ko on my lips. So this time, dahil apat na shade lang naman ang meron sila this in this product na Lip Deep by Shades and Stain. So I will give you a quick review about this product. So guys, isa-isahin ko ha. Yung sa shade of Avery, kung sa swatches niya is masasabi ko napaka very light niya. Nung nag-apply ako sa aking lips kanina is masasabi ko na tamang-tama lang siya for me ha, sa texture ng lips ko. Masasabi ko na siya yung parang natural pink or for me is maganda siya for me ha. I don't like sa iba pero bagay itong mga ganitong shade dun sa mga usual, sa mga mapuputi o sa mga mistisa, itong si shade of Avery. Then for me, maganda ang shade ni Avery. And natatakpan niya yung, nakocover niya naman yung lips, yung mga lines sa aking lips. So by, next natin is si shade of Penelope. Kung kay Penelope guys, dito is napaka light, ano niya, light orange niya. Pag nag-apply ka na sa, nung nag-apply na ako sa aking lips, napansin ko guys, si shade of Penelope is para hindi siya totally orange. So nag-aagaw yung color na nag-aagaw color siya dun sa brown na may pagka-orange. Yung umaga yung pagka-orange niya pag nasa lips na is yung shadow na lang na orange. So eto naman si shade of Chelsea. Kung mapapansin nyo kanina, binanggit ko nung mga earlier this in this video, nasabi ko iniisip ko is may pagka ano siya, may pagka deeper pink or parang darker pink na siya. So guys, nung in-apply ko siya, nag-swatch ako kanina sa arms, nagulat ako is may pagka mas darker siya ng konti kay Penelope. So guys, nung nag-apply na ako sa lips kanina, ang shade niya, kinalabasan niya is darker, yun na yun talagang darker orange. So guys, minsan huwag tayong magpapasilaw kung ano yung mga kanilang background. Kung yung background ng ano nila dito, yung sa mga name shade. Iba pa rin talaga guys, yung marunong tayong marunong tayong tumingin overall yung swatches. And then yung pag-apply sa lips. Kaya kung wala kayong idea guys sa mga ganito, mabuti talaga guys na minsan iba pa rin yung nanonood kayo ng mga reviews. At least nakikita niyo yung mga difference niya. Kasi minsan bibili kayo, ay maganda si ganitong shade. Yung pala nung sa inyo na is nung nag-apply na kayo sa lips, iba na yung kinakalabasan nung parang finishing niya o yung pinaka-shade niya talaga. So guys, iulitin ko itong si Lip Deep na shade of Chelsea. Nung una, in-expect ko na darker pink siya kasi yun yung background nung name shade. So, nung nag-swatches, may pagka, ano na siya, orange pa rin. Yun lang, nung nag-apply na ako on my lips is, yun na yung talagang darker orange. Not like kay Penelope na may agaw brown na may orange. So, the last and fourth shade, si Lip Deep shade of Aurora. Ito na siya guys. So, tuyo-tuyo na siya sa aking lips. Nung nag-swatches ako, guys, ayan yung kinalabasan niya na na-blend ko na siya.
So guys, ganun siya, the same as nung nag-apply ako kanina. Ito na siya guys, yung pang fourth shade, si Shade of Aurora. Ayan guys. Medyo light lang dito sa arms ko. Nung nag-apply na ako sa lips is, ayun na yung pinaka-deeper shade sa apat, si Aurora. So, masasabi ko guys, ang comment ko sa product nito, ni Lip Deep Shades and Stain. Masabi kanina is, very lightweight, correct and check. Very lightweight siya guys. Masasabi ko na pag nag-apply kayo nito sa inyong lips, masasabi ko na pag natuyo na siya, is alam niyo yung parang natural na wala lang kayong in-apply, ganun ang pakiramdam niya guys. And then kung sa long last, I don't think guys kung long last, kasi syempre depende sa ating kumbaga 24 hours routine, kung madalas tayong umiinom, may possible na talagang nababawasan. Kung meron man siguro guys, is nag-iiwan siya ng konti, mga paunti-unting stain. So you need to reapply pa rin guys, lalo na pag kumakain tayo, lalo na kung yung kinakain natin is medyo mamantika, talagang may possible siyang mabura pa unti-unti. So, for moisturizing lips guys, dahil apat lang naman tong shade na meron silang tinry ko, masasabi ko guys na hindi ako nakaramdam ng dryness sa aking lips, hindi nangarag ang aking mga labi nung nag-a-apply ako at nagpapalit-palit ng shade. Masasabi ko guys na safe yung lips natin kapag itong product ni Shades and Stain na Lip Deep. Masasabi ko guys na walang kangarag-ngarag na pakiramdam, and then alam niyo wala siyang dryness, kasi pag sobrang dry na sa ating lips guys, ako based on my experience, masasabi ko po na pag nangangarag na o yung nagda-dry ng lips ko is nakakaramdam na ako ng hapde sa aking labi. And then kung sa kung sa lasa o sa taste niya guys, wala kayong dapat ipag-alala, kasi kung yung sa amoy niya kanina, sa smell niya is yung dalawa lang ang napansin ko guys, either may pagkamuka or yung tipong parang yung maasim-asim na candy ang amoy niya. So hindi kayo mababothered, and then nung ina-apply ko na siya sa aking lips is hindi rin ako nabother gawa ng wala naman ako nalasa na any bitter ni na bitter na lasa niya, wala as in. And then kung sa pagka creamy texture guys, masasabi kong creamy siya guys, but hindi siya kagaya ng ibang product o lip product na creamy. Ito yung na-try ko ngayon na creamy na lip product, na alam niyo yun, kahit creamy siya guys, hindi ako nag struggle sa pag-apply sa aking lips. And then napansin ko guys, kahit siguro na natuyo na siya sa inyong lips at gusto niyo ulit mag-reapply, pwedeng-pwede niyo siyang ipatong o mag-reapply agad, kasi may mga ibang creamy na ako, meron ako mga na-experience na mga creamy lip product na pag once na, alam mo, sa sobrang pagka-creamy niya, hindi mo na siya pwedeng applyan o patungan ulit, kasi nagbubuo-buo sa ating labi. Depende pa yun guys kung may panahon talaga na nag-chops yung inyong lips. Hindi rin maganda yung sobrang creamy. Ito, yung pagka-creamy niya guys is napaka-slight creamy. Pero, alam mo yun, tuntua ako sa kanya kasi guys, kahit magpatong-patong o mag-reapply ako na mag-reply, is hindi nagbubuo-buo yung product sa aking lips. So, para sa akin guys, masasabi ko na tong si Lip Deep na product ni Shades and Stain, masasabi ko na double thumbs up siya guys. Kasi for me, yung choice of shade nila is masasabi ko na bagay siya for everyday use. And then, alam niyo, parang kung ayaw, gusto niyo lang yung mga, alam niyo yung mga, minsan kasi tayo, may mga mood tayo na ang gusto natin is yung pack na pack ang shade na gusto natin isuot na lip product o any lip product. Ito guys, bagay siya yun sa mga pang everyday ba, kung dyan lang kayo po or gusto nyo lang mga simplihan na makeup. Ito guys, marerecommend ko tong si Lip Deep na from Shades and Stain. So, ito guys, para sa akin, sa apat na shade, ang masasabi ko na type ko o bet ko na shade is si Avery, kasi si Avery guys, kung gusto ko lang is yung mga natural na color ng lips ko, is masasabi kong siya yung unang-unang, alam niyo yun,
pwedeng-pwede sa akin. And then, yung sa mga deeper shade is si Shade of Aurora. Kasi minsan, madalang lang naman ako magsuot, guys, ng mga orange shade. Itong dalawa, si Penelope and si Chelsea. Pero, may times din naman, at least, ano rin ako, guys, nag-a-apply din ako ng ganyan shade. Yun nga lang talaga, guys, mahilig lang ako doon sa mga, madalas, doon sa mga talagang kitang-kita yung, kasi minsan may time talaga ako na may sumpong yung labi ko na, alam mo yun, lalo na pag sobrang dry na dry, madalas talaga gumagamit din ako ng mga moisturizing o yung mga tinatawag na tinted lip screen, kasi at least yun, napoprotektahan niya yung labi ninyo before kayong mag-apply ng any lip product o lipstick or lip ano, lalo na sa mga ano, lalo na sa mga matte. Tsaka guys, ayan o, natuyo na siya sa akin sa labi ko. So, may pagka matte finish na. So, gusto ko sana siya i-try kung transfer proof ba siya or ano. Guys, natuyo-tuyo na siya sa akin labi. Yan. Transfer proof siya, guys. Wala namang ano, wala namang nag-transfer sa aking arms. Ayan. So, masasabi ko, guys, napakaganda niya. So, guys, ulitin ko lang. Mapibili nyo itong si Shades and Stay na Lip Dip for only 140 pesos. Yun nga lang, guys, hindi ko makita kung ilang ml talaga siya. Kanina ko pa hinahanap. So, ito guys, Lip Dip from Shades and Stay for only 140 pesos. So, guys, I will put down the link on my description box down of the, below of this vlog, yung page ni Shades and Stain, and then I will put down the link nung distributor na pinagbilhan ko po nitong product. So para at least, kasi minsan may time na mag-message tayo mismo doon sa page ng mga ano lip product kagaya ni Shades and Stain, matagal guys bago sila mag-reply. Actually matagal ko na sila mini-message. Yun nga lang, medyo matagal na rin, matagal akong na-replyan. So buti na lang may sumagot sa akin isang distributor nila. Ayan. So, shout out for Maureen. So, ayan. Bibigay ko yung, lalagay ko din yung link niya para at least kung alimbawang try nyo na to, guys. For me, maganda siya. Mare-refer ko siya sa inyo. Pwede kayong umorder kay, ano, kay Maureen. Lalagay ko yung link niya down below, ano, dito sa description box ko. So, anyway, guys, sana nakatulong tong vlog ko for the day. And then before that, i-flex ko lang po sana yung ulit yung damit na suot ko ngayon for this vlog. Ayan guys. Ayan. Kung naghahanap kayo guys ng mga very comfy na damit na at least very comfy and then super affordable po. So guys, para doon sa mga ano, para doon sa mga plus sizes o yung mga malalaking babae dyan, na naghahanap po ng mga plus size na damit, and then yung mga nauuso ngayon na ganitong tie-dye na ano, mga t-shirt with matching shorts. Ayan. May short to guys. Ayan. So, guys, para sa mga plus sizes, fit for XL to 3XL up to 4XL, guys. So, try nyo na guys. Visit their page yung kay Chinita's Closet. Magpa-flash dito sa screen ng aking video. Ipapakita ko sa kanya sa inyo guys. And then kung ako sa inyo guys, try nyo i-visit nyo yung page niya. Makikita nyo doon guys yung iba't ibang klase ng designs and then ano niya, para at least updated kayo. For me guys, proven and tested ko tong damit na to. Napaka-comfy, malamig sa katawan, even hindi man tag-ulan or ano, napaka-ano niya guys. Napaka-comfy niya, napaka-lambot, ano, malamig sa balat. And then sa pressure guys, very affordable, kaya try nyo na, visit their page. I will put down the link of description box down below this vlog, yung page ni Chinita's Closet. So guys, this is it. Sana po na ano, nakatulong tong vlog ko for today. We'll see you on our next vlog, guys. Kita kids, keep safe, and God bless you all. Thank you!